Oh, ito yung ano? Ito yung... Oh, ito. Yung... Ito, nag-viral din to. Oh. Dami mong tattoo, brad, ah. Anong dam mo? Ano yan, ano yan? Ano yan? Tattoo yan? BCJ na yun. Ha? BCJ. Ano lang, pentel pen? Ha? Ano nakalagay? Sarap buhay gang. Oh, ito nakipagbarilan. Sino na Maril? Ikaw. Ito yung nakipagbarilan. Oh. Ito yung sarayot. Ha? Sa Delpan. Ayan, 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 ayan. Tingnan nyo yung mga bata na yan. Tingnan mo. Ang babata pa. Tingnan nyo naman, oh. O ano ngayon na nakita ninyo? Puro pala kayo may dibdib, eh. Dapat, eh. Eh, tingnan nyo. Patay yung bata. 14 years old. Kita ninyo. 14. Parang karni lang. Ano nakita ninyo? Hoyo ka ngayon. O ikaw, ito yung nag-abot ng baril. Ano gamit ng baril? Hindi po sir, ano? Ano yung ginamit yung baril? 38. Saan ka nakabili? Hindi, saan ka niya po galing mo. Saan ka nakabili? Ha? Saan ka nakabili? Ha? Sa kuya ko. Sa kanya ka bumili? Sa kanya na kuya ko. Paano mo nakakuha sa kuya mo? Iwan lang po. Ano trabaho ng kuya mo ng araw? Napatay din po may. Swerte talaga kayo. Swerte, swerte niya talaga. Kung naiba-iba mayor ng Maynila, nako. Tinawag niya yung pamilya ng magulang. Ay, yung biktima. Magulang ng biktima. Oh. Huh? Yarap ka agad to. Sabihin mo, tuluyan to. Ha? Huh? Para matuto itong mga taga-Delpan. Ito po, nakuha natin sa Bulacan, sir. Tago ka pa sa Bulacan, ha? Ayos. E dito mo ginawa sa Maynila. Hindi, sir. Surrender na rin po ako nun, sir. Kausap ko po yung asawa ko po, sir. Panawa po sa may asawa ko nun, sir. Bundis po. Buti naman. Nakita mo yung nangyari doon sa isa. Opo, sir. Yeah? Lumaban. Todas. Opo. O yun siya, hindi lumaban, buhay. Tangin na, may COVID ka pa. Sorry, mga kababayan. Sige na. Hoyo. Walang yan to. Wala pa akong vaccine. O yan ha, okay yung mga kabataan dyan. O yan. Hanapin niyo pa yung ibang mga ano nun ha. Yung ibang mga kasali-sali doon, ha? Thank you, thank you. Thank you. Robles, TY, ha? Congrats, congrats. Oh. Oh. Show nyo naman itong mga to. Ito mga old dampers sa Pasenco. Halika. Mata mo siya. Oo. Oh. Oh, yan. Old damper siya. Sa Pasenco pa kayo talaga namahay, ha? Oo, kakaupo ko pa lang siya. Welcome. Ha? Di ba sabi ko sa inyo, huwag yung babahayan ng Pasenco ng ano, ng mga hold-upper. Ayan. O, sa mga taga-Pasenco, pumanatag kayo ulit, nabawasan na naman kayo ng tulongges. O, sa, na yung mga, tong mga to kasi, yung hihilig gumawa ng krimen, tas tatakbo sa inyo. O, kayong mga namumuhay sa Pasenco ng payapa, panatag, o, nilalayuan tayo ng tao dahil, dahil sa mga katulad dito. Ilan na hold up mo? Ilang hold up ka na? Pangalawa. Pangalawa? Ngayon ka lang nadali. Saan ka nang hold up dati? Sa Paco. Paco? O, yung sumunod? Yun lang. Dalawang beses ka nang hold up sa Paco? Isang beses. Isa pa lang. O, yung dati, isang ka nang hold up? Yun lang po sa Paco, tapos nito. Sa pangalawa. Ito yung pangalawa? O. Saan to? Sa Blacong, sa ano. O, ikaw? Ako po. Ako po, napasama lang po ako sa kanila kasi po yung anak kong dalawa may sakit po. May sakit, ilibre naman ang gamot sa atin. Nagkataon ko sa magulo kasi ang isip ko po dahil sa... Ang dami-dami ng equipment ng ano, Gat Andres Bonifacio. Ngayon, kinakabit pa yung CT scan, no?
Bumili pa ako ng bagong CT scan para sa inyo. Eh, malapit na. Ando na yung CT scan, inaayos na lang electrical. Lahat ng equipment sa ospital, inaayos ko. Para pag nagkasakit kayo, merong sapat na equipment, gamit, gamot, doktor. 1,000 mahigit na yung narkon doktor at nurses, oh. Sa 10 buwan lang, ha. Sorry po, hindi na po makakulit sa sasun. Kasi nga, ayaw ko kayo matulak sa kalugmukan. Kaya pinagbubut... Yan kasi ang dahilan kung bakit minsan napapariwara yung magulang, eh. May sakit yung anak. Para nga hindi na kayo mabigyan ng dahilan na makapamerwisyo ng kapwa niyo, pobre. Asan asawa mo? Wala pong trabaho, mahigit 1 taon na po. Ako lang po yung namidiskarte sa amin po eh. Tsaka nagpapakain yung anak ko, maliliit pa po. Tsaka yung 2 kong anak po. 1 taon tsaka 2 taon pa lang po. Nagiinom pa yung asawa mo? Hindi po, dati po kasi siya nag-drugs din po. Tapos minto na lang po yun siya na nagsakit ng anak ko. Nagpapakain na magpapakain. Kaya nung nasakot po ako sa ganito, kaya nagbago. Ikaw? Ito yung group leader. Ikaw yung team? Yes, yes po. Saan nga naman tumitira dati? Puro Pasika lang po. Kapwa, mahirap mo ba tinitira mo? Opo. Ikaw? Ako, ayun lang po yung... Ayun lang ulo yung annual doctor. Hindi ba kayo natutuwa? Ang ganda-ganda na ng Baseco ngayon. Ang linis ng dagat ninyo. Dati puro basura yun. Yung tambayan dito sa gilid, yung esplanad. Yung ginagawang housing. Nilagyan ko na kayo ng presinto. Complete. Ayaw nila yun. Ayaw nila. Ano yung knock-knock group yan eh. Sinak-knock. Sino sinak-knock sa inyo? Ayan, pinaka-leader, boss. Nagawa ko lang po yung mayat dahil wala pa akong natutuluyan. Tapos sobrang nagugutom na po ako. Kaya po, na, parista. Kaisa pa po, wala pa yung magulang ko rito. Sana pumunta ka sa ano, social welfare o kay ano? Kay Repugoso. Anong address mo sa Baseco? Saan po? Sa kailan nahuli to? Noong A20 po. Noong A20? Opo. Kabibigay ko lang sa inyo ng food packs, ha? Di ba? Hindi po kami nabigyan. Nakakulong na kayo. O yung mga pamilya mo nabigyan? Oo. See? Sa akin pa. Yan yung point ko eh. Kung may chicha kayo doon, hindi kayo matutulak sa ganyan. Kaya nga nilalakad ko kayo eh. Na magkaroon kayo ng chicha eh. Para hindi kayo matulak sa alanganin eh. O kayo na pala mismo, nakatanggap na kayo. Kasi po yung pamilya ko po, sa mesa lang kasi kumakain sa isang halap. Kaya nga, ang pinipilit ko nga itawid. Dahil nga nauunawaan ko. Dahil galing nga ako sa squatter. Yun nga ang buhay sa squatter eh. Tawarin nyo na lang po kami ngayon. Pangako po namin, hindi na po kami mag-uulit. Tsaka magtatrabaho na po kami ng patas. Lilipat na lang kayo, ha? Natawa si Domingo. Alam niya, ibig ko sabihin. Lilipat na lang ng address. Lilipat ng lugar. Lilipat ng lugar. Kargado naman po kami sa divisory. Kargado po. Ako po, mayor, kailangan ko po trabaho. Kasi asawa ko, walang trabaho mayor. May drama po. Batumi, asawa mo. Dapat asawa mo magtatrabaho para sa'yo. Yung mama ko nga po galit na galit sa asawa ko dahil nga walang nagagawa sa amin. Eh. Kabibigay ko pa lang ng food security program para inaayos yung ospital, eskwelahan. Namili ako ng tablet, nagbibigay ako ng load. 299,000 na estudyante may load. 130,000 may tablet. Para lahat ng gastos nyo sa bahay, maayos ng gobyerno para hindi kayo matulak sa kapariwaraan. Or talagang gusto nyo lang maghangat. Yan. Hindi po. Drugs mo ngayon, drugs. Drugs ito. Sige. Magbato ka pa. Alam mo, misan yung bato nahuhulog sa ulo. Bakit? May aksidente, di ba? Blocking nga lang. Natatawa si Jet. Ay, nako. Sige, Domingo. Yes, sir. Oyan mo yung lahat yan. Oblo na to. Oyan, mga taga Baseco. Oyan, nabawasan na naman kayo ng sakit ng ulo. Doon pa pala nang hold up sa inyo to. Okay.
May chicha na nga eh. Kayo naman, no? Lahat na nga. Ginagawa ng pamahalaan sa iyo eh. Namimirwisyo kayo, kapwa niyo pobre. Ay, nako. Natakot ako doon sa ubo nung isa. Ang lalim. Pasyensya na kayo, mga kawala. May laman. May oh, eh, ano ko, lagi, alam nyo, tulog to ko, dalawa, tatlong oras. Oh, eh, medyo nakararamdam ako ng panghihina ng katawan lately. But, you know, we must move on. O yan, mga kababayan, sa oras ng Tolongges, oh, una, umasa kayo, through the leadership of General Francisco and his men and women, officers, and uniform personnel of the Manila Police District. Congratulations to each and every one of you. Kung makikita nyo kanina, iba't ibang distrito, iba't ibang presinto, o pati yung pinakakatakot na lugar, o patuloy na binabantayan ng inyong pamahalaan sa kalagitnaan ng pandemya dahil ayoko pagsamantalahan ng mga Tolongges, ng mga kriminal, yung kahinaan ng tao sa kasagsagan ng pandemyang ito. In fact, sa totoo lamang po, ayoko nga sila magkaroon ng dahilan para matulak sa ganung sitwasyon. O, dahil merong mga magulang, tatay, nanay, ay kung minsan, sa puso ko, naunawaan ko naman yung sitwasyon nila dahil may sakit yung anak. O, walang gamot, walang equipment sa ospital, kaya pinagbubuti natin yung ospital. O susunod na dahilan, chicha. Diba nga nga eh. Kaya nga pinipilit natin, na-report ko po sa inyo kanina, FSP. Yung food subsidy program. Ay, nako. Ay, talagang mahirap ang buhay, mga kababayan. Pero umasa kayo, hindi po pwedeng itolerate yung mga ganyan. Ha? Gusto ko, kahit na nahihirapan kayo sa buhay, kahit na pinipilit natin magkaroon ng mapagharimunan yung ating mga pamilya, mahal sa buhay, eh panatag pa rin habang nasa kalsada kayo sa lungsod ng Maynila. So, yan po yung oras ng Tolongges. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya ito.